sa dami po ng mga nababalitaan nating mga giyera, no, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo at yung pagiging, at yung alam niyo po, yung pagiging hayag na pusakal ng ating kaaway na si Satanas sa Diablo, na nababalitaan na yan, they're in the news, di ba? Meron ding mga pakikibaka sa ating mga personal na buhay, di ba? So, saan kaya tayo lalagay? Saan tayo lulugar, no? Sa mga panahon na ganitong mga nangyayari sa ating kapaligiran o sa ating sariling buhay. Ano ang pahayag ng Diyos tungkol dito? Nais ba nating malaman yan? Kung anong hinahayag ng salita ng Diyos in times na meron tayong mga gyera, no, sa ating buhay, meron tayong mga pakikibaka na minsan parang nangihina tayo, hindi natin alam kung saan tayo hahawak. Pero ang salita ng Diyos ay meron pong kasagutan sa mga bagay na ito. So let's go immediately to Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. Okay, nandiyan na ba yan sa ating, yan yung ating digital Bible na nakaharap na natin. Pero I suggest magdala rin kayo ng mga Biblia ninyo. Para na sa ganun, pag na-traffic kayo, habit nyo na yung meron kayong Bible sa inyong mga purses or sa inyong mga bags or sa inyong mga bulsa, di ba? Kaya pag na-traffic kayo, magbasa kayo na, mag-memorize na kayo ng Biblia. Amen po ba? Nang sa ganon ay tayo mapagpala. Because the Word says, if we memorize, if we meditate on the Word of God, you shall be blessed and you will be successful. No? Good success, ano pa? You will prosper. Amen? Makakawala tayo sa lahat ng mga kahirapan natin. So, gamitin natin yung mga ganyang pagkakataon, yung mga traffic, yung mga hintayan blues, hintay ka ng hintay, 3 oras, hindi pa dumating yung date mo, di ba? Parang in-Indian ka na, pero you can read the Word of God and you shall be blessed. Gawin yung habit yan. Yung isa nga nating kapatiran sa 3 o'clock family, sinishare niya sa, alam mo, pastora, sinunod ko yung sabi mo eh, na traffic ako, siguro mga 5 oras, na-memorize ko na yung buong Psalms 23. Na-memorize na niya, di ba? At sabi niya yung, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, na-apply ko na sa buhay ko yon. Eh, malapit na siya ikasal. So, namumroblema sila kung ano yung mga ihahanda nila, yung kaperahan. Alam niyo, nung kaka-meditate niya, biglang may tumawag sa kanya at may nag-pledge sa kanya ng 10,000 pesos pang dagdag daw sa kasal. Di ba? Praise God. Amen. Totoo ang salita ng Diyos. Yung mga imposible sa atin, posible sa Panginoon. Amen po ba? So, you know, make all these things work together for God. No? Kahit yung mga negative things na nangyari sa buhay natin, baliktarin nyo yun, turn it around, and God will use it for your good. Okay? So, sabi po dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. Ephesians 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So ito po yung basic sa spiritual warfare, no? We wrestle not against flesh and blood. Kung may mga negatibong nangyayari sa ating mga buhay, no? Hindi tao ang kalaban natin. Diba? So, sinasabi po ng salita ng Diyos that there are powers, there are principalities, spiritual wickedness in the high places. May mga pinuno na may makapangyarihan, tagapamahala ng kadiliman. Okay? Sinasabi ko sa inyo na 2 kaharian lang naririto sa lupa. Kaharian ng Diyos o kaharian ng liwanag at kaharian ng ating kaaway na si Satanas sa Diablo o kaharian ng kadiliman. Maliwanag po ba? So doon tayo sa liwanag. Amen po ba? No, mahirap naman pumunta doon sa kadiliman, ano? At saka mahirap pong nasa gitna ka. Minsan nasa liwanag ka, minsan nasa dilim ka, 'di ba? Parang kung lumakad ka eh, hindi mo alam paano, 'di ba? So kailangan pipili tayo, saan bang kaharian talaga ako? So this is what the church is all about. Nabibigyan tayo ng direksyon. Diba? Sabi ng Panginoon, anak, it's about time. Pumili ka na talaga. Saan ka ba talaga, kadiliman o liwanag? Kasi pag nasa gitna ka, maaari kang tamaan doon ng bala, patay ka agad doon. Amen?
Praise God. So pag nasa gitna, kakadiliman din yun. Dapat pipili ka talaga habang buhay pa tayo. Okay? So, Satan already knows his doom and he's also aware that his time is limited. Ang destiny ni Satanas ay pumunta sa impyerno. Ginawa yung impyerno para sa kanya. Okay? At dahil nga nasangla ang buong sangkatauhan, ang buong mundo na to, nasangla sa kanya. So, ngayon nakasangla pa. Diba? Pero nung ginawa ng Panginoon yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, ito ang tumubos sa atin. Tinubos tayo mula sa pagkasangla. So, kailangan alam natin yan. That's a revelation of God to us. So, ang isang taong nakakaalam nito, siya ay nahuhugot mula sa pagkasangla at nabibigyan siya ng kalayaan sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po ba? So, in the meantime, naririto pa rin tayo sa mundong ito. So, sumasagupa pa rin tayo sa mga spirito ng kadiliman. Pero magandang balita, pinanalo na tayo ng ating Panginoon 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, kinakailangan lang na maipush natin ang panalo ng Panginoon. Diba? Eh, si Satanas, si Diablo, sabi nga, ay maliit na yung kanyang time, last 3 minutes. Diba? Talagang nagpipilit, diba? Na gumawa ng paraan para makapamahala pa rin siya. Sinasabi niya, dinaya kami ng referee, diba? Or, you know, talagang gagawa ng mga paraan na hindi niya aaminin ang kanyang pagkatalo. So, in the meantime, tayo pong mga Kristiyano, ang sinabi naman ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo pababayaan. He will never leave us nor forsake us. And we learn from the instructions ng Panginoon sa kanyang Bible, sa kanyang Biblia, sa kanyang Bible. Amen? Kaya, importante na expose tayo sa salita ng Diyos at nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Okay? You know, something else that is certain about Satan is that he will try to take everybody down with him. He tries to do this by keeping people from being saved. So, ang gawain ni Satanas ngayon ay hinaharangan niya yung mga tao na huwag maligtas. Hinaharangan niya yung mga tao, binubulag niya yung mga tao para hindi nila maintindihan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi nila sa mga tao, okay, maging religyoso ka, okay lang yon. Basta huwag mong kilalanin ang dugo ni Kristo Jesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yung mission na yon na ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay lang na nagsisimba ka. Huwag ka lang, you know, ma-in love kay Lord Jesus Christ. Kasi pag na-in love ka sa Panginoon Jesus Kristo, makakahiligan mo na rin ang magbasa ng salita ng Diyos. So pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo ang katotohanan. At pag nakita mo ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Ang kaalaman ng katotohanan ng salita ng Diyos. And so, yan ang kanyang misyon, di ba? Harangin tayo, ihinder tayo, paantukin tayo, patamarin tayo, hindi natin bigyan ng priority ang spiritual life natin, no? Puro sa physical lang, sa katawan natin, di ba? Kung anong kakainin natin, no? Pero yung spiritual food, tsaka na lang yan, di ba? Yan ang gawain ng kaaway. So, you really know na meron tayong kaaway. Actually, araw-araw, nasa giyera tayo. Spiritual battle. Amen. Mabuti na lang na nakakilala tayo sa Panginoon at nakita natin ang salita ng Diyos at pinramis niya sa atin na panalo tayo dyan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, Satan, he is called the God of this world. Nasa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. He is called the God of this world who blinds the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So dito ay maliwanag na sinasabi na merong God of this world, the small g. God of this world na para sa ganun ay binubulag niya ang mga kaisipan ng mga tao
na hindi nila makita ang liwanag, ang kaluwalhatian ng Diyos na nagligtas sa kanila. Talagang merong talukbong, no? Pag mag-uumpisa ka nang mag-share ng gospel, aayaw na yan. Diba? O minsan nakikinig lang pero hindi naman naniniwala. O kaya parang, you know, tsaka na lang yan, pagtanda ko na yan, di ba? Pero nung tumanda, ganun pa rin, di ba? So, you know, itong mga bagay na to, ito po ay gawain ng kaaway at binubulag niya yung ating mga mata upang hindi natin makita yung kaningningan, yung pag-ibig sa atin ng Diyos, yung ninanais ng Diyos na maibalik tayo sa estado ng pagpapala. God is a God of blessings. He's a blesser. At dahil nga sa nangyaring pagsangla sa atin, nawala yung blessing na yun. Subalit dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang unang mission ng Lord ay ibalik tayo sa original design niya. That is creation, that is creatures, be blessed of God. Amen? Na magkaroon tayo ng joy, despite of what's happening around us, magkaroon tayo ng kapayapaan. Okay, kahit anong mga hamon sa buhay mo, may kapayapaan ka. And we live in righteousness sa katwiran. Matuwid ang buhay natin. Amen? Kahit gaano ang kutitap ng mundo, hinihila ka ng mundo, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa Espiritu ng Panginoon, tayo ay nabumuhay tayo sa katwiran. When Satan fails and people are converted to Jesus Christ, no? Pag natatalo ang Panginoon kagaya sa atin, talo na siya sa atin, di ba? Wala na siyang magawa eh. Tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo. Kinikilala natin siya. Gusto natin siyang lubos na makilala. Nagpe-pray tayo sa Kanya. Pumupuri tayo sa ating Panginoon. Tama po ba? That's a failure in Satan's kingdom. Okay? And you know, we are converted to Jesus Christ, then He does all that He can to keep them from holiness. Isa lang ang ginagawa niya. Yung mga tao ng Diyos ay tinutukso pa rin niya, diba? Na huwag mabuhay sa kabanalan. Sasabi niya sa mga, hindi ka ba naiinggit sa mga tao sa mundo? Nandyan sila tuwing gabi, kukuti-kutitap. Kung may problema sila, iinom lang sila ng hinyebra or ng beer. Nakakalimutan nila yung problema nila. Hindi ka ba naiinggit doon? O kaya pag talagang malalim ang problema, nag-a-addict na, nagda-drugs na, hindi ka ba naiinggit doon? Yan ang mga pinapang-seduce sa atin ng kaaway. O hindi ka ba naiinggit? Uso na ngayon yung dalawa asawa, tatlo asawa. Diba, hindi ka ba naiinggit? You have to enjoy life, diba? Sinasabi niya sa atin. Yan ang gawain ng kadiliman. So kung hindi tayo sharp, o hindi tayo alerto na sa mga bagay na to, parang sasabihin niya, masarap dito, pero sa katapus-tapusan, ang punta mo naman ay sa kamatayan at kamatayang walang hanggan. Okay, mahirap po yun. No? Mamaya explain po natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Am I coming clear? Okay. Sa monitor ko kasi hindi masyado. May echo. Okay. So, He will try to get them to grieve and quench the spirit. Tatry ng kaaway na, you know, mag-grieve ang puso ng Diyos. Diba? Parang walang baliwala sa mga tao ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Baliwala ang salita ng Diyos. Baliwala ang church. Pag meron ka lang oras, pupunta ka sa church, di ba? Baliwala ang mga teachings ng Panginoon sa atin. So that's when we grieve the Holy Spirit of God. Okay? So as Christians, kahit bago tayo or dati na tayo, we need to be taught these things. No? We also need to know that the devil will attempt to push us to the extreme views about him. So ang kaaway, may strategy pa siya, dalawang views. No? Number one is we either try to get us to be overly preoccupied with him or to disregard him completely. Dalawa lang yan. No? May mga Kristiyano na masyadong preoccupied sa kaaway, sa Satanas, sa Diablo. No? Lahat na ng ginagawa nila sa likod niyan ay si Satanas, sa Diablo. Na natapilok ka, Satanas, sa Diablo yan. Ganyan-ganyan. Nawalan ka ng pandesal, Satanas, sa Diablo yan. Lahat na ina-attribute doon. Or minsan napupunta na sila sa occult.
Na marami na silang mga pinaniniwalaan, di ba? Na parang binibigyan nila ng sobrang kapangyarihan ang kaaway. And the other one is, yung another view na nilalagay tayo ng kaaway is to disregard him completely. May mga Kristiyano naman na hindi naniniwala sa Satan na sa Diablo. Wala na yan, di ba? So, you know, this is extremes. So, kailangan nandoon tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. When we open up ourselves to these things, no, yung talagang dangers ng kaaway, okay? If we become so preoccupied with the occult, even if it's on the grounds that we just want to learn about the dangers of Satan, minsan sasabi mo, ay gusto ko lang malaman kasi kung anong mga dangers ng Satan na si Diablo, we open ourselves to oppression. Kaya maraming tao ngayon medyo na-oppress, if not possession, by evil spirits. For example, di ba? Usong-uso po ngayon mga horror movies. At maraming Christians talagang pinapatronize to. Nagbabayad sila para matakot. Di ba? Yan talagang kinikilig pa sila sa takot. No? Hindi natin alam, naglalagay na ng mga binhi ang kaaway ng takot. Di ba? Minsan nga, hindi mo na kailangan manood ng sine. Okay? Witchcraft. No? Tinuturoan ng witchcraft. Mga Harry Potter. Di ba? Maliliit pa lang ay tinitrain na nila sa witchcraft. Very popular po yung mga movies na yan at yung mga libro na yan. TV shows, di ba? Marami na ngayon mga katakot, nakakatakot sa television. Mga misteryo, mga anong-ano, di ba? Pakita pa lang, parang masyado ng eerie, no? Masyadong, at meron isa lang isang park, ewan ko lang sa Pasay yata, yung pupunta ka doon, magbabayad ka doon, at kakatakutan ng pupuntahan mo doon, mga nicho, mga ano, ewan ko anong pangalan ng park na yon. Pero pupunta ka doon para matakot ka. May bubulaga sa yung parang mga demonyo, okay? So yan, na-preoccupy na tayo doon, di ba? Mga horoscope. Baka meron dito, mahilig pang magbasa ng horoscope. Bukas, huwag ka magsusuot ng pulang damit. Mamalasin ka. Diba sabi na, paglakad mo, baka makakita ka ng pusang itim. Tumawid ka na agad. At pagtawid mo, masasagasaan ka pa. Diba? So, you know, ito yung mga horoscope na sa kinagisna natin ay pinaniwalaan natin. Kasi yung nanay natin talagang, ano ba ang kapalaran ko itong araw na to, pupunta yan sa dyaryo, magbabasa ng horoscope. Isa, nakikinig na lang sa TV at nandun na yung mga horoscope. Panghuhula. Yung mga mahilig magpahula, nagpupunta pa sa Quiapo. Feng Shui, di ba? Saan ilalagay ang ganitong silya, di ba? Nagbabayad ka ng masyadong mataas, di ba? Para makuha mo daw yung good luck sa bahay mo. Sa Bible, walang luck. Sa Bible, blessings. Amen. When you read the Word of God, when you glorify the Lord, your home will be blessed. Amen? And you learn so much from God, pwede mong palayasin ang mga kaaway doon sa iyong bahay. Lalo-lalo na pag second hand yung bahay mo, you have to really kick out yung mga residente doon, no? Ng mga spiritual things na dapat na umalis doon sa bahay na iyon. Okay? Talking to the dead, lalo na yung malapit ng undas. Pupunta kayo sa puntod ng mga minamahal nyo. Kakausapin nyo pa sila. Naku, nanay, sabihin mo naman sa akin kung ano yung tatamang numero sa loto. Nang sa ganun naman ay makaangat na kami sa aming buhay, di ba? Alam nyo yun, kinakausapan natin yung mga patay. Ang mga patay, nasa kanyang destination na yun. Kung minahal nila si Kristo, pupunta na sila sa tahanan natin sa kalangitan. Amen. So, wala na sila doon. Ano na yon? Abo na yon kung matagal nang patay. Okay? So, pag kinakausap natin yung mga patay, minsan may sumasagot pa dyan. At alam nyo naman, hindi yung nanay nyo ang sumagot. Magpaparamdam. Pero kasi mahilig kayo makipag-usap sa patay, di ba? Minsan gagalaw yung litrato. Uy, andyan na yung sinanay, gumagalaw na yung litrato. Mamaya, kikindatan ka pa noon, di ba? Alam nyo, hindi nanay nyo yon. Kasi pag namatay na tayo, aalis na tayo sa ating katawan. At pupunta na tayo sa ating destination. It's a separation of the spirit from the body. Amen. Yung mga multo, talagang mga multo yon, pero mga demonyo yon. Nagdi-disguise sila na parang mga kamag-anak natin. So, mabuti na tong clear tayo.
Amen. Kasi baka naaamoy ko yung pabango ni nanay. Amoy white flower. Siya yun, di ba? Nagpaparamdam, naaamoy. Hindi nanay niyo yun. Mga demonyo, nakikipaglaro ka kasi. So nakikipaglaro pa. And you open up a door of the occult. Diba? Hanggang mamaya ay lumalalim ka na sa occult. At nagiging kulto ka na, na-occult ka na rin. Okay, so ingat-ingat po tayo dyan. Okay? Ito rin po yung Halloween, di ba? Maraming Kristiyano, they celebrate Halloween, ginaya sa Amerika. Di ba? Ang Halloween, ano? Ito yung piyesta ng mga bruha. Piyesta ito ng mga bruha, di ba? Nakasakay pa sa balis, di ba? Ito ang piyesta ng mga zombies. Ah, sige, kaka-Halloween-Halloween. Mamaya kami kakatok sa inyo, zombie na pala, di ba? You know, these things parang simple, pero this can open up a door in our spiritual life. Okay, mabuti kung nag-Halloween kayo, mag-repent agad kayo, di ba? Kasi baka may makapasok yung mga sa pag-iisip ng mga anak natin na okay pala to, no? Mga disfigured faces, kapangitan, di ba? Talagang sa Marikina, meron kaming piyesta dyan eh. Sa Halloween, mga zombie sila, talagang hahawakan ka pa. So kung may sakit ka sa puso, pwede ka pang mamatay. Talagang nag-disfigure sila ng faces nila. No? This is an eerie practice of the kingdom of darkness. No? Parang nilalathala nila, ganito kami kapangit. Tsaka hinahanda na nila yung mga tao. No? Pagdating ng mahuling araw, yung mga maiiwan dito, ganun ang mga kakasama ninyo. Kaya nire-ready na nila para hindi ka na masyadong mamatay pa sa sakit sa puso. Ganito talaga ka-disfigured yung mga tao niya. So, let's be very discerning sa mga bagay na ito. So, we need to be very careful. On the other extreme, if Satan can get us to discount anything to do with the occult as foolishness, he will be very pleased because then we will fail to be on our guard. Yung other extreme naman, sabi naman, wala yan. Hindi na mangyayari yan, di ba? So, hindi na tayo mag-guard. No, hindi na tayo mag-warfare. No, hindi na tayo mag-pray against him. Okay? So, here are some more things about the devil. Ito yung mga ibang characteristics ng devil. No? Medyo nakita ko mga siyam. Number one, Satan is jealous. Masyadong seloso. Jealous. Konting ano, seselos na, seloso. Huwag kang magtagumpay, magseselos siya. Okay. Number two, insecure. Insecure. Napaka-insecure, no? Hindi mo lang mabati, nagagalit na yan, di ba? So, parang, you know, lahat ng ano, nakadepende sa kanya. Insecure. Okay. Number three, vengeful. Ano ba yung vengeful? Mapaghiganti. No? Tandaan mo yung ginawa mo sa akin. May araw ka rin. Isang bala ka lang. O kaya kukuha ko ng assassin. May araw ka. Vengeful. Ugali ni Satanas yan. Number four, persistent. Hindi siya agad nag-give up. Hanggang hindi tayo, you know, totally ma-convince niya sa kanyang mga gusto nais gawin. Persistent. Okay. He's also unteachable. Unteachable. Hindi siya natututo sa mga mistakes niya. Paulit-ulit din. So, miski, minsan, nire-rebuke mo na siya, aalis. Mamiyang konti, babalik na naman, di ba? Lalo na if our guards are down, hindi ka nagbabasa ng word of God, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagpe-fellowship. Gusto mo parating kasama mo, party. Diba, napupuyat ka, alas dos ng umaga, gising ka pa, nagpa-party ka pa, gimmick. Pero pagdating sa word of God, 0-0-0. So pagdating ng kaaway, nag-a-attake siya. Diba? Parang nakababa yung guards natin. At nakalimutan niya na pwede mo siyang i-rebuke. Pero yung time na yon, maalala mong i-rebuke, sabi mo, in Jesus' name, you get out of my life. Okay? I-rebuke nyo sa pangalan ni Jesus. Aalis din yon.
He cannot stand the name of Jesus Christ. He's a liar. Mapagsinungaling. He lies to his teeth. Sinungaling yon. Sinungaling masyado ang kaaway. Sabi niya, dito ka na. Pwede naman yan eh. Pwede mo naman gawin. Hindi ka naman nakikita ni Bishop Jay at ni Pastora Vicky. Pwedeng pwede yan. He's a liar. He's a deceiver. Ide-deceive ka niya. Lolokohin ka. Nangako, hindi naman gagawin. He's a deceiver. Kukunin lang niya yung mga pera mo, kukunin lang niya yung mga good things sa'yo. Tapos wala na. He can deceive you. And he's full of hate. Yung galit, hatred, rage. Konting, you know, kibot na nasanggi ang ego mo, nagagalit ka na. Kaya walang aso na tumatagal sa bahay, masinisipa mo kasi parate. Kaya mga pusa, buti na lang kung daga yung ano, sipain mo, di ba? Kaya lang takot ka sa daga, kasi duwag din si Satanas eh. Full of hate, he's filled with hate. But most of all, tandaan niyo to, most of all, Satan is resistible. Resistible. Kaya natin siyang i-resist. Kaya huwag kayo matatakot doon. Diba? Siyempre, mag-unang base siya, diba? Pero huwag kayong matatakot. Because he is resistible. Sabi po sa James chapter 4, verse 7. James 4, 7. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo, at lalayuan kayo nito. Resistible. You can resist him when you submit yourself to God. So lahat tayo dito, kandidato tayo, na we can resist the enemy. The enemy, masipag yan eh, araw-araw. Persistent. Lalo na sa mga weaknesses natin. Diba, dyan niya tayo ina-atake. But when you submit yourself to God in the morning, Lord, I worship you, I love you, thank you, Lord, I consecrate myself to you, thank you, Lord, for your most precious blood. Walang 3 minutes na prayer yan eh. Connect to God. When you wake up, connect to God. And that day, you will be blessed. Amen. Medyo covered ka ng protection ng Panginoon. Amen. Kaya nagdadalawang isip si Satanas, atakihin ko ba to? Baka ako ma-atake nito. Wag na nga lang. Hahanap na lang ako ng iba. Diba? So we submit ourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Siyempre, paggabi pa lang, naisip mo na yung problema mo. Hindi ka na nga makatulog sa kakaisip ng problema. Pag-ising mo, mag-worship ka sa Panginoon. O hindi ka makatulog, mag-worship ka sa Panginoon, magbasa ka ng word, and the devil will flee from you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You know, that's a promise of God in James chapter 4, verse 7. Promise ng Panginoon yan. And this promise works. Mangyayari to. Subukan natin. Diba? Total, araw-araw naman ay na-expose tayo dyan. Diba? Sa nade-depress ka, nalulungkot ka. Resist the devil. Lord, I'm submitting myself to you. I resist the devil. And you, devil, you have to flee from me. Amen. You have to take charge of your life. Okay? Ngayon ay tignan natin ang buhay ng isang beauty queen na naging tunay na reyna. She was a beauty queen. Siya ay naging reyna. Siya po ay si Queen Esther. Queen Esther, chapter 4, verses 13 to 16, the book of Esther. Basahin po natin. Then Mordecai commanded to answer Esther, "Think not with thyself that you shall escape in the king's house more than all the Jews. Though together holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed, and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?" Then Esther bade them return Mordecai this answer, "Go gather all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me
and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, so you will I go in unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya, Esther, huwag mo sanang akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ligtas ka na. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong sambayanan. Anong malay mo? Baka nga ang dahilan kung bakit ka naging reyna ay para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, pinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. So ang senaryo dito ay may threat ang buong lahi ng mga Hudyo. Okay? Dahil merong galit, no, sa mga Hudyo. At sinusulan nila yung lahi, na ang hari na yung mga Hudyo na yan ay patayin lahat. Hindi alam ng hari na si Esther ay isang Hudyo. Okay? Ang reyna ay isang Hudyo. Kaya lumapit si Mordecai kay Esther, Esther, ito na ang iyong pagkakataon. Although nandiyan ka sa comfort zone mo, pero kasama kang malilipol dito. You were born at a time like this. Amen. Sinabi niya, ikaw ay buhay ngayon dahil sa mga pagkakataong ito. Amen. Bakit kaya tayo buhay ngayon? Nag-iisip ba kayo? Lord, sa dami-dami ng mga nasa obituaries, ng mga namamatay, bakit ako buhay pa sa mga pagkakataong ganito? Because we are born for a purpose. Hanggang hindi pa tapos ang purpose natin, buhay na buhay pa tayo. And we are part of this church. Amen? Part tayo sa mga tao ng Diyos at tinawag niya upang magpahayag ng mabuting balita ng Diyos. That is our purpose. Amen? Mga laga na mga taong tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Amen. So nakita po natin dito, there's a definite relationship within the sovereignty of God and man's responsibility. Gustong iligtas ng Panginoon ang bayan na iyon. So ba't kailangan niya yung mga taong matatayo at magsasabi, Lord, if I perish, I perish. Amen. Mahal ba natin ang ating bansang Pilipinas? Kaya magparami po tayo, mga taong may tiwala sa Diyos, mga taong may wisdom, may takot sa Diyos. Yan po ang challenge sa atin. This is a challenge kay Esther. At papasok siya dun sa trono ng hari. At hindi ka pwedeng papasok dun nang walang, yun na hindi ka pinapatawag. Kaya alam niya, pwede siyang mamatay. Pero sabi niya, if I perish, I perish. Amen. The book of Esther tells the story of how the Jewish nation was rescued from extinction. Dapat ay lipunin na silang lahat yung time na yon. This also explains the origin of one of the Jews' most festive holidays, the Feast of the Purim. Kung familiar sa inyo yung Feast of the Purim, this came from the reign of Esther, no? Dito sa book of Esther. The word Purim means lots. Refers to the casting of lots. Yung parang nagkakara-cruz. May die sila na tinatapon, di ba? Lots. No? Kung cruz or tao ba yun. Nung maliit ako, naglalaro ako nun eh. Yung ganun, toss mo yung coin, di ba? Yung tao or yung bandera ba yun or something like that. Medyo nakalimutan, matagal na kasi yun. Okay? So this refers to the casting of lots by Haman to determine the day of the slaughter of the Jews. So ang pinaka-kontrabida dito sa Book of Esther ay si Haman.
No, siya ay galit na galit sa mga Hudyo. Dahil mga Hudyo, parati nagpe-pray, nagbabasa ng kanilang mga Old Testament, nagagalit siya. Kasi ang gusto niya, ang tao ang sambahin, yung kanilang hari nung time na yon. Okay? So, he was determined to slaughter the Jews. Okay. Mabuti na lang ito ay nakarating sa kaalaman ni Mordecai na uncle ni Esther. Na sinabi kay Esther, napaka mabigat ang role mo dito. You are the queen. You have access to the king. Amen. Nakasalalay ang lahi natin sa anong ang gagawin mo sa mga panahong ito. Okay? On that feast day, when the book of Esther is read, the name of Mordecai is cheered. No? Sa Israel, pag day of Purim or feast of Purim, ando sila sa synagogue nila, and when the name of Mordecai is cheered, nagpapalakpakan sila. But whenever Haman's name is pronounced, the hearers make a terrible noise in the synagogue, in keeping with their obligation to blot out his name. Binabasa siguro nila yung Book of Esther, at pag narinig nila yung Mordecai, nagpapalakpakan sila. Pero pag narinig nila yung Haman, nagagalit sila at tinatapakan pa nila yung pangalan ng Haman na yon. Kagaya ngayon ni Satanas, di ba? Kaya nyo naman niyang tapakan sa pangalan ni Jesus. The Bible says, He belongs under your feet. Kaya yung mga rubbish shoes niya, huwag niyo nang lalabahan yon. Diba? Mas luma yon, di ba? Mas maamoy yon, mas sarap yung ipangtapak, di ba? Sa mukha ni Satanas, sa Diablo. Paulit-ulit na lang yung problemang nilalagay sa atin. Sabi mo, in the name of Jesus, I command you, take authority, or you leave me right now in the name of Jesus. Amen! Amen! Praise God. Kaya nga pinapang tapa ko na to dahil natapilok po ako eh. Last Tuesday. Ang sakit, di ba? Pero sabi ko, hindi. I will go and preach. I will go and stand. Amen. So, yung ginawa, nilagyan ko ng hot water, cold water, konting liniment. Andito na ako ngayon. Amen. Kaya lang hindi ako naka-heels kasi masakit ng konti. Pero I know, natatapakan ko na siya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, Esther is a type of the church, bringing deliverance to the people of God in the last days. So we can identify with Esther. It's a type of the church that we can bring deliverance to the people. Maraming tao ngayon ang nangangailangan ng kalayaan. Iba dahil nakasub-sub tayo dun sa mga kasinungalingan ng kaaway. Na hindi ka nagiginhawa, na ito na yung destination mo, parati ka nalang malungkot, wala na mangyayari sa buhay mo. No! God came. Jesus came to give us life, and life in abundance. Amen. Praise God. At si Haman naman was an Agagite, is a descendant of Amalek and Esau. Ito yung mga kaaway ng mga Israelita noong paman. Diba sila yung mga descendants naman ni Ishmael. Okay? Hanggang ngayon, meron pa yan. Okay. With satanic hatred for the Jews. So what do we have in the news right now? Iba yung mga ISIS, no, yung mga iba't ibang mga grupo na yan. Galit na galit sila sa mga Hudyo. Napakaliit na bayan, pilit nilang binubura sa mapa. Okay, this is Antichrist spirit. He is a type of the Antichrist spirit which will rise in the last days. Haman wanted all men to bow down to him. Gusto ni Haman, ang mga tao, siya ay papurihan. Okay, man, magiging record niya, pinatay niya lahat ng mga Hudyo. Kasi mga tao, magbabaw sa'yo, tapang mo naman, di ba? But that the Antichrist spirit. So the Antichrist spirit, ang gustong gawin ngayon ay, you know, kalimutan natin ang mga mabubuting mga ginawa ng Panginoon para personal sa buhay mo. Siya nagbigay sa atin ng buhay. Amen! Praise God. That's the Antichrist. Ilayo ang mga tao sa church. Okay? So, ano ang Haman sa ating bayan? Sino kaya ang Haman? Wag nang sino. Ano ang spirito ng Haman sa ating bayan?
Medyo nakakasound, sounds alike, no? Mga gahaman. Anyway, spirito yan, covetousness, gahaman. That's a stronghold over a nation. That's a principality over a nation. Diba? Namamana-mana, malalim, lumalalim, yung graft and corruption. It's a produce of covetousness. It's a product of covetousness. Marami. Spirit of injustice. No? Walang katarungan. Okay. O minsan ang hina-hina ng takbo ng katarungan sa ating bayan. Okay. And of course, the sin of idolatry. Ito yung mga haman. Okay. Nabubulag tayo dahil ang gusto nating Diyos ay nakikita natin, nahahawakan natin. Napupunas-punasan natin. Pero alalahanin nyo, ang mga Diyos-Diyosan na yan ay gawa ng kamay ng tao. And the Word says we have to worship God in spirit and in truth. Diba? Kaya nga bumagsak, diba? Sila Aaron, yung time na yon nila Moses. Na gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Baka pa yung ginawa nila. Ginto. Maraming Diyos-Diyosan, ginto, money. Mammon, God of Mammon. Pag wala kang pera, mainit ang ulo mo. Diba? Parang yun, oh. Wala nang saysay ang buhay mo pag wala kang pera. Kaya ibang tao, binibenta na nila yung kanilang kaluluwa. Magkaroon lang ng salapi. These are strongholds. Pero nyo, kaya tayong palayain ng Panginoon. Kayang palayain ang ating bayan ng Panginoon. Amen? So why be ready for spiritual warfare? Sinabi ko kanina, daily we are in war. The good news is we are on the winning side. Okay, malungkot. We are on the winning side. The cross of Calvary is a turning point in a person's life who has received and acknowledged the Lord Jesus in their hearts. Pinanalo na ng Panginoong Hesukristo ang labanan na ito. Kinakailangan lang na mabuhay ito sa atin, maging revelation mula sa ating pag-iisip, mula sa knowledge, babaksak sa ating puso that this war has already been won on the cross of Calvary. This battle has been won on the cross of Calvary. Panalo ka na, kapatid. Amen. Panalo na tayo. So kahit anong mga last 3 minutes, mga problemang nilalagay sa atin ng kaaway, merong kang panalo dyan. Hallelujah! Sumigaw nga tayo, hallelujah! Amen. Tama, matuto na tayong sumigaw. No? It's a cry of victory. Amen. No? Kailangan malakas na tayong pumalakpak sa Panginoon. Kasi pag pumapalakpak ka sa Diyos, hindi sa tao, pag pumapalakpak ka sa Diyos, yung mga eardrums ng kaaway, nababasag yun eh. Kaya tumatakbo yun. Hindi ko, sakit-sakit ng tega ko, nagpapalakpakan sa Diyos itong mga taong to. We have to worship God. Amen. Weapons po natin yan. Okay? So, medyo umiigting ang mga spiritual warfare sa mga panahong ito. Bakit po? Number one, because the second coming of Christ is at hand. Malapit nang bumalik muli ang ating Panginoon. So the demonic manifestations are on the increase. So huwag na tayo magtaka, di ba? Pag nagbabasa ka ng dyaryo, nanonood ka ng TV, grabe ang bad news. All over the world. May Ebola. Alam ko, Ebola, so basketball lang, bola, di ba? Pero all over. Diba? Takot-tatak sila, nanginginig sila. Kahit sa US ngayon, may isang malapit na yatang mamatay. Diba? They're all in panic. Because these are the symptoms of the last days. Christians are more focused on authentic, fervent worship. Ang mga Kristiyano ngayon, natututo na tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. When it's time to worship, we worship. And we can worship at home. Hindi lang pwedeng tayo mag-worship pag Sunday lang or Thursday lang. Ikaw mismo can worship God. Maaring magsalita ka sa Panginoon, maaring magbasa ka ng Bible, purihin mo siya. Kung meron ka naman natatandaang kanta, kumanta ka, o compose ka ng mga awit sa Panginoon, we can worship God. At dahil dito, any increase in praise triggers spiritual warfare because Satan desperately wants worship for himself.
Ang gusto ng Satanas siyang i-worship. Pero we say no to the devil. Amen? We say no to the devil. We worship and speak and pray in tongues. I-practice na po natin yan. No? Baptism of the Holy Spirit. Definitely, he will live. When the enemy attempts to drive truth back, diba, parang sabi niya, ah, hindi totoo yan. Yung sinasabi ni Pastor Vicky, hindi totoo yan. Diba? Pero alam niyo, yung katotohanan ay nakasulat na sa salita ng Diyos. The Spirit of the Lord calls His people to engage in aggressive warfare. So, kailangan matuto tayo na in the name of Jesus, i-rebuke ang kaaway na yan. And He will raise up the standard against the enemy. Ang Panginoon ang magtataas ng kanyang banner over our enemies. Remember that. Huwag tayong matakot. Amen. Miskin na sa kalagitnaan kayo ng labanan, itaas mo yung banner ng Lord. Jesus, Jesus Christ, you are my Lord. Huwag natin siyang ikahiya. Amen. Esther decided to stand up and fight. Sabi niya, if I perish, I perish. Patay kung patay. Kaya-kaya natin yon. Di ba? If I perish, I perish. I go and preach. I go and share the word of God. Isa yung mga boss natin, di natin sila ma-sharean. Nahihiya tayo. Anong dapat natin ikahiya? Lalo na kung maganda ang record natin sa opisina. Now you can speak to your boss kasi asset ka dun eh. Pero kung parati kang late, parati kang absent, di ba? Eh wala, hindi nga tayo makakasalita. Kasi hindi ka naman asset doon, liability ka doon, lugi pa yung opisina mo sa'yo. Okay? Praise God. Sabi niya, if I perish, I perish. Nag-fasting and prayer sila for 3 days and 3 nights. So the king's decree had been issued. Sabi nung kasi na-deceive ni Haman yung hari at pumirma na yung hari through the ring, di ba? Dinikit na niya yung kanyang ring at you know, itong decree na to ay hindi na mababago according to the law of the Medes and the Persians. And the Jews would be robbed and slain in just a few months. Ilang buwan lang ay lilipuli na nila lahat ang Jews. But in Esther chapter 8 verses 10 to 11, and when he wrote in the king's Ahasuerus name and sealed it with the king's ring and sent letters by post on horseback and riders on the mules, camels, and young dromedaries, wherein the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together and to stand for their life, to destroy and slay, to cause to perish all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey. When the 12th month arrived, the Jews were ready. They had a king on their side. Kahit na hindi na mababago, binago pa rin ang takbuhin nung oras na yon. Ang sabi po sa Tagalog, ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, pinadala ito sa mga tagahatid sulat. Sa pamamagitan ng sulat na iyon, pinahihintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin ang kanilang mga kalaban. Esther chapter 8 verses chapter 1 verses 10 to 11. So, nagkaroon ng turn around. Amen. Dahil lumapit si Mordecai, lumapit si Queen Esther at sinabi ni Queen Esther ito ang nangyari. At nalaman ng hari na minsan si Mordecai ay pinagtanggol siya. So nagkaroon ng twist. Okay? So mula sa araw na yon ay naligtas ang mga Hudyo. The king did not cancel the old law. He merely gave a new law that superseded it. So the old law remained, pero meron na ngayong bagong batas and it superseded it. At dahil dito, ang buong lahi ay naligtas. Are you getting this? Naligtas yung buong lahi. Kaya ngayon, nandiyan pa ang mga Hudyo. Pero pilit silang yun na ina-assault. Pero nandiyan sila because they're God's people. Amen.
Ang Panginoon Jesucristo ay galing sa lahi na yan, no? Lahi ng mga Hudyo. This is true. Kung titignan po natin sa ating scenario ngayon, this is true in the Christian life. The law of sin and death has been overcome by the law of the Spirit. Amen. Romans chapter 3, verse 23. Kung tayo po ay nagsishare, minsan nasishare po natin ito. Ang lahat ay nagkasala at di umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3, 20. That's the law of sin and death. Nung tayo po ay nasangla, diba yung spirit natin ay namatay. Walang ugnayan sa Diyos. Physical lang ang buhay sa atin at ating kaluluwa. Okay, wala nang kaugnayan sa Panginoon. Subalit, in Romans chapter 6, verse 23 din. 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Amen. So it turned around dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dati lahat tayo, ang ating mga spirito, nalipol na. Lahat tayo papunta na sana sa dagat-dagatang apoy. Nandun na tayo sa kaharian ng kadiliman. Subalit dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng turnaround at sa pamamagitan niya, tayo ay nagkakaroon ngayon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Our life on earth is temporary. Kahit muscle man ka, mayaman ka, gwapo ka, temporary ka lang, brother, or kahit maganda ka, queen ka, di ba, beauty queen, sumali ka man sa academy na yan, di ba? Temporary lahat yan. Pagdating ng gravity, bababa din lahat yan. So napakaganda, meron tayong eternal life. And that's where working on. Yung mga pride natin, lipuli na yan. Yan dapat ang malipol. Maari na ang bawat isa sa atin ay lumaya mula sa kasalanan at kamatayang walang hanggan. Nang dahil sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo at hinangon niya mula sa sumpa ng kasulatan. Pinagbayaran na niya upang tayo ay magkaroon ng kasaganaan at kalayaan. Amen. Our Lord Jesus Christ perished. He chose to perish for us so that we may have life. He proved His love for all of us. That is why you are here today. Hindi lang niya sinabi, pinanindigan niya, ginawa niya, binigay niya ang buhay niya para sa atin. Praise God.